Janet, ba't niyo pinayagan gawin to? Hindi niyo ba naiintindihan? Mag-isa lang siya, hindi ba kayo naawa sa kanya? Shut up! Baka nakakalimutan mong kriminal ang tatay mo! Subukan ka na, Carlos! Huwag mo nang pahirapin sarili mo! Zoe, mahal na mahal kita. Ay, subukan ka na lang! Ikaw lang mahal sa kapatid mo, ha? Sir, malalim. Tara, babae natin! Nakakapagod na! Buka na lang problema! Buka na lang gulo! Gusto ko lang matupad yung mga pangarap ko! Ba't ba kasi ako pinanganak na mahirap? I hate you, Dad! Pero Dad, mahal na mahal kita. Pag may kailangan kayo ni Annalyn, sabihan niyo lang ako. At huwag na kayo mag-alala tungkol kay Carlos. He's a liar and a criminal. Napakasama niyang tao. Naaawa tuloy ako sa anak niya. Sa anak niya? Si Harry. Di man lang naiisip si Harry bago niya ginawa lahat ng kasamaan niya. Di man lang niya naisip yung kaisa-isa niyang anak. Anong klaseng ama siya? Again, I'm sorry, anak. Talaga, Ubeng? Inamin na sa'yo ni Lynette na mahal ka pa rin niya? Eh so, ano pang iniintay mo? Bakit hindi mo na siya ligawan? Actually, ate, hindi inamin sa akin ni Lynette. Sinabi lang niya yun kay Carlos. At isa pa, kasal pa sila ni Carlos. At pangalawa, Lynette just went through a very difficult ordeal. Kailangan niya ng panahon para makapagpahinga at makahinga. Pero, Ubeng, life is short. Di ba ikaw na rin ang nagsabi na kapag makabalik si Lynette, hindi mo na siya pakakawalan? Ate, hindi ito yung tamang panahon. Alam mo, yung tamang panahon na yan is an overused cliche. Sa bagay, lahat na nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa tamang panahon. It's like we're living in this long-running TV show na lahat ng mga sasabihin natin, lahat ng mga pumapasok na karakter at umaalis sa TV show na to, ay nangyayari sa tamang panahon at para sa tamang purpose. So parang ngayon, wala na si Carlos. E di wala na siya sa eksena. Si Moira, nakakulong na. So basically, wala na rin siya. That means, both you and Lynette are free to love whoever you choose. Or better yet, to love one another. Wag lang magiging kontrabida yung Zoe na yan sa love story ninyo, ha? Akong unang-unang magiging kalaban niya. Eh, sige na, ate. Mauna na ako. Pupuntahan ko pa sila rin. Good luck! Obeng! Yung tamang panahon, most of the time, is overrated. Gusto ko lang pala magpasalamat for letting me do the exhibit. And sa lahat ng tulong na binigay mo sa akin. Anything for you, anak. Salamat, anak, ha? At pinagtanggol mo ako. Oo naman, Dad. You're my father. Siyempre, sa'yo ako kapit. Harry. Pinunta ko lang si Adeline. Umuwi na pala. Okay ka lang ba? Ano ba paki mo? Binilin ka kasi sa akin ng daddy mo, eh. He told me to look after you. Binilin niya ako sa'yo? Bakit sa'yo? May sino ka ba, ha? Harry. No, seriously. Ano ba kayo ka-close ni Dad? Eh, paano ba kayo naging ka-close? Don't tell me, you're one of his secrets?
Don't tell me ma hindi pa siya sinasabi sa akin at tukos sa inyong dalawa. Wala. Ano ka ba? Huwag mong bigyan ng mali siya. Alam mo naman na siya yung nakakausap ko nung galit sa akin yung family ko eh. He was there for me when I needed a father figure. Kaya humingi siya ng pabor sa akin. Alam mo, Zoe, hindi kita kailangan. At imbis na ako ang inaatupag mo, pero just look after yourself. Alam mo, may pamilya ka nga, pero para ka pa rin mag-isa. Salamat. Ah. Paano yung ibang mga gamit mo na naiwan niyo sa bahay ni Carlos? Doon na yun. Iiwan ko na yun doon. Oo nga pala, diba meron ka pang klase? Baka mamaya mahuli ka pa doon sa med classes mo. Okay lang ako. Hindi na, Lynette. Tutulungan na lang kita, mag-ayos. RJ, hindi na. Total, pauwi na rin naman si Annalyn. Okay na ako. Hindi na. Tulungan na kita. Alam mo naman, malakas ka sa akin eh. Take Lynette Santos to be your wife, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do you part? Yes, I do. Lynette Santos, do you take Carlos Benitez to be your husband, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death you part? I do. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi parang nakapaniwala na kasama tayo. Akala ko nung nabiyuto ako, hindi na ako makakahanap ng babae mamahalin. Pero dumating ka. Lilith, mahal na mahal kita. For sure, si Mr. Garduce ang papalit sa position ko. But don't worry, nakuusap ko na si Wesley tungkol sa mga dokumento. Kilala mo siya, di ba? Yung internal auditor? Kakampi siya. Justin, did you hear what I said? You're seriously leaving me for your home care business sa US? Kailangan ako doon. Ikaw ang nagplano ng lahat ng to. Ayoko nga umuwi dito eh. Tapos ngayon iiwan mo ko? Pababayaan mo ko? Eh para ka rin palang si Giselle. Hindi kami pareho ni Giselle. Justin, listen. You can do this. Kailangan mo lang mag-ingat ng konti kay Zoe. Dahil kapag napuno sa'yo yun, baka maghanap yun ng butas laban sa'yo. Well, bago pa mangyari yun, aalis na rin ako dito. Justine. Akala ko galit ka pa rin sa mami mo. Ayaw mo na bang gumante? Ayaw mo na ba siya saktan? I thought you wanted to destroy her and make her bleed in agony. I still do. Kaya lang aalis ka. Then you have to do this. Kailangan ituloy mo ang plano natin. What plan are you talking about? Lynette, saan ko ilalagay ito? Diyan na lang.
Alam mo, pangarap ko lang naman magkaroon ng buong pamilya. Kasi maaga namatay si Nanay noon eh. Katapos nagkatuluyan si Chang Susan tsaka si Tatay. Pero pagkatapos ng ilang taon, namatay na rin si Tatay. Nung bata ako, inggit na inggit ako dun sa mga batang kumpleto yung pamilya nila. Yung may nanay, may tatay. Kaya sinabi ko sa sarili ko noon, pag ako nagkaroon ng sarili kong pamilya, gusto ko yung kumpleto. Kasi ayaw kong maranasan ng anak ko yung inggit, yung lungkot. Ayaw kong maranasan niya yung naranasan ko noon. Kaya yun, nagpakasal ako kay Carlos. Malas din yata ako sa pag-ibig eh. Para din ako si Tatay. Baka nga talagang hindi ko na matutupad yung pangarap ko na magkaroon ng buong pamilya si Annalyn. Siguro, talagang hindi na ako makakahanap ng makakasama ko ang buong buhay. Lynette, pwede pang magkaroon ng kompletong pamilya si Annalyn. At sigurado ako, makakahanap ka pa na makakasama mo sa buhay. Ewan ko lang, RJ, kasi parang nakakapagod na eh. Lagi ka na lang nasasaktan. Perfect. But I know. I truly know that I can love you the way you deserve to be loved. All this time, mahal kita. At alam kong mahal mo pa rin ako. Pwede ba natin bigyan ng chance yung pagmamahalan natin? Ano yun, Lynette? Parang may sumilip kanina. Baka si Chang Susan o si Josa. RJ, wala sila dito. Dito ka lang, Lynette. Carlos?
ba? Bakit parang sinarado niyo po yung mga kortina? Okay lang ako, anak. Annalyn, namalikmata kasi ang nanay mo. Akala niya may sumisilip dito kanina. Si Don Carlos po? Kanina po kasi may lalaki po akong nakita eh. Hindi ko po sigurado kung galing po siya dito sa bahay or hindi. Basta, ang bilis niya po maglakad kasi. Talaga? Sinasabi ko na nga ba eh. May nakapasok talaga dito sa bahay. Namukhaan mo ba yung lalaki, anak? Hindi po tayo eh. Kasi, ang bilis niya po talaga maglakad tapos nasa loob pa po ko ng taxi noon. Sigurado ka ba na hindi si Carlos yun? Hindi ko po sure na eh. Hindi ko po nakita yung mukha niya eh. Sorry po. Lynette, imposible si Carlos yun. RJ, posible yun? Dahil gusto niya akong takutin! Baka hayop talaga ng taong yun. Nay! Carlos! Nay! Carlos, alam ko lang na dyan ka! Lynette! Ano? Tama na, Lynette! Ano? Sasaktan mo yung anak ko? Lynette! Ako ang harapin mo! Nay, Lynette, tama na. Tama na, Lynette! Nay, hindi nga po natin sure kung si Don Carlos po talaga yun eh. Annalyn, sigurado ako na si Carlos yun. Gusto niya tayong takutin. Gusto niya tayong masindak. Pero hindi siya magtatagumpay dahil lalaban ako sa kanya. Pagod na akong matakot kay Carlos. Are you planning to do something? Giselle, I'm glad you're here. Kakusapin talaga kita. Justin and I wanted to bring back the glory days of Apex. Yun din naman ang dahilan kung bakit kami nandito. But of course. Apex is one of the best hospitals in the Philippines. Na-taint lang ang reputation dahil sa mga scandals sa pamilya na. But, hindi ko na makagawa yun ngayon. But why? Nag-resign ako. What? I have given my resignation sa board at tinanggap na maliliyan. But why? You were doing so well. Alam mo naman na may mga negosyo ko sa Amerika that needs my attention. I'm sorry. Justin, aalis ka din ba? Please don't leave. Apex needs you. And you know that I need you. Please, don't dare say it. Kundi magre-resign talaga. Giselle, that's the good news. Justin is very much capable of continuing our plans. Di ba, Justin? I'll just talk to her. Eric, kung aalis ka, paano na kami ni Justin? Paano kami magkakaayos? Sinong kakausap sa kanya para magkasundo kami? Giselle, just continue what you're doing. Huwag mong susukuin ang anak natin. One day you'll see, things will take a turn unexpectedly. And you'll get what you deserve. I promise you that. Carlos is still on the run. Hindi pa rin siya nahuhuli. Anak, sinabi ko naman sa'yo, parang cancer yan si Carlos. Mahirap puksain. Pero sabi nila, natamaan daw siya ng bala. Paano kung patay na siya? Kung patay na si Carlos, sigurado kung malalaman mo yun. He's a brilliant doctor. I'm sure kaya naman niyang gamutin ang sarili niya. Pwede ba? Stop stressing yourself out about him. Malay mo nga, baka nagpabaksyo lang yung tao eh. Sana all.
Nagagawa mo pa talagang mag-joke, no? Ano naman ba ang issue mo, ha? Mom, can't you see? I'm miserable! Mag-isa na lang ako! Sa Apex, pinagtutulungan nila ako. Tapos sa bahay, para naman ako multo. Wala kasi yung pakialam eh. Zoe, I do care about you. Kaya nga mahalaga, sundin mo na lang yung utos ko. Nang makalabas na ako dito. Oo na, ginagawa ko na. Kahit labag sa loob ko, pinakikisamahan ko na yung ducks na yan. Your pakikisama will get us nowhere. Ang kailangan ko, sundin mo yung utos ko na makalabas na ako dito at magkasama na tayo. Para hindi ka na mag-isa. Kailangan makahanap na tayo ng lilipatan. Alam ni Carlos kung saan tayo nakatira? Po. Nay, huwag ka naman po bigla-bigla magdesisyon. Hindi nga po natin sure kung si Doc Carlos po yun eh, tapos lilipat na po tayo agad ng bahay. Lynette, I doubt na pupunta dito si Carlos na tirik ang araw at ang daming tao. Magtatago lang yun. Criminal si Carlos, pero hindi siya tanga. Lynette, malakas ang kutob ko na hindi na kayo guguluhin ni Carlos. Alam ko na. Mamaya na lang kayo natin iligpit yung mga gamit niyo. Kumain muna tayo sa labas. Sige po tayo. Kasama po yan. Tignan po ako eh. Let's go, Lynette. Huwag mo na isipin yun. Bukas kakausapin natin ng lawyer mo na mag-aasikaso ng annulment ni Carlos. Lang, pakasaya kayo. Dahil kapag gumanti na ako, wala na kayong ibang gagawin kung hindi umiyak ng dugo. Dok, bigyan mo lang akong mahalin kita. Mabubusog ka sa pagmamahal ko. Are you willing to do anything para maging okay tayo? I've said this many times. Gagawin kong lahat makabawi lang sa'yo. Tanggalin mo si Zoe sa Apex. Kung nandito talaga si Doc Carlos, sure ako kung saan siya pupunta. Harry! Anong ginagawa mo dito? It's your lucky day because I will help you. I will give you the best lawyer and the money that you need. Why? Para makalaya ka.